guys, welcome back to my channel. So for today's video ay samahan niyo ako or sundan niyo na ang video na ito dahil i-assemble na natin yung ginawa natin na layout para sa portrait na envelope or 5R size na portrait envelope. So ganito yung sample na ginawa ko. Ayan, so ito yung pababa. So dito yung open, pero ang ginawa ko is, or yung pinakita ko sa inyo na layout is dito naman sa taas siya. So ito yung layout na ginawa ko nung nakaraang video, ayan siya. So of course, kapareho niya yung invitation na ilalagay. Ayan, so ito yung sample na invitation ko. So of course, ito yung design ng aking envelope. So ngayon, samahan niyo ko dahil i-assemble na natin yon. So parang magiging ganito siya. Para mailagay na natin yung ating invitation. Ayan, so ito yung sample na ginawa ko. Pero dito siya sa baba. Pero of course, yung gagawin natin ngayon is dito naman siya sa taas. Ayan, so i-prepare na natin or ilabas nyo na yung inyong mga materials na gagamitin. And of course, yung ginawa natin na layout. And for today, ay gagamit ako nitong photo paper. So, pwede siguro kahit na alin naman dyan dahil hindi naman siya back-to-back print. Pero gagamit pa din ako ng double-sided glossy. And my size or GSM, so mayroon siyang thickness na 200. Ayan, so ito yung gagamitin ko. And of course, ang kailangan pa natin ng mga materials dito ay scissors or cutter. And of course, double-sided tape. So, ayun, iprint na natin yung ating layout. So, ito na yung aking layout. So, of course, ang gagawin lang natin dyan is Ctrl-P. Ayan. And then, ang lagi kong piniprepare dito is yung sa my printer options. And then, print settings. Ang lagi kong pinipili sa media type ay ang photo paper glossy. And of course, naka-quality na siya. And then, okay. Tapos, iprint na natin. So, ito na yung ating pinrin na layout. And kakailangan lang natin dito ng ating double-sided tape and scissors or cutter. Since isa lang naman ito, scissors lang yung gagamitin ko. So, of course, ang kakailangan lang natin is may lining tayo dito. So, pupupitin natin yung line na ito. Ayan. So, ito, iwanan nyo yung nandito. And of course, yung nasa gilid. And then, ito naman is ika-cut natin ito. Tatanggalin natin yung sa taas. So, ayan, nakat ko na yung ginawa ko. Next naman ay tutupiin na natin to. So, gagamit lang ako ng ruler para hindi ako mahirapan. So, ang pagtupi natin is tutupi natin dito sa gitna. And i-fold din natin itong mga nasa gilid, itong mga white. So, parang ang may iwan is yung may printed lang. Thank you.
ayan, na-fold na natin. And ganito na yung kanyang itsura. So, of course, ang gagawin na lang natin is maglalagay tayo ng double-sided tape dito. So, yung mga maliliit na rectangle or yung mga excess na paper, doon tayo maglalagay ng double-sided tape. Ngayon naman ay ididikit na natin ito dito. So parang i-close na natin yung ating envelope. Ayan, so tapos na yung ating envelope. And isa sample na lang. Lalagay natin yung ating sample na invitation kung kakasya nga ba. And yes, kasyang-kasya yung ating invitation. Ayan. So ganito yung kanyang magiging itsura once na na-assemble nyo na yung inyong portrait envelope. So ito na, na-assemble na natin yung ating portrait na envelope or my size na 5R. So ito na yung ginawa natin. And kung makikita ninyo, saktong-sakto yung ating invitation dito na 5R size. So sobrang ganda nito na envelope dahil customized din siya. And of course, kung ano yung design ninyo dito sa inyong invitation, ganun din yung nandito sa inyong envelope. And may pangalan pa kayo dito and of course yung date. So sobrang customized niya and sobrang ganda niyang gamitin para sa inyong invitation. So pwede niyo pang dagdagan ito ng ribbon dito sa gitna or yung belt. So depende na lang siguro sa inyo yun na magdadagdag kung anong gusto niyong ilagay. Basta tinuro ko sa inyo kung paano i-assemble itong ating portrait na envelope. So sana nasundan ninyo kung paano natin ginawa itong ating 5R size na portrait envelope dahil sobrang dali lang niyang gawin. So sana nasundan niyo yun. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!